Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Patuloy ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil po yan sa easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean. Yun namang intertropical convergence zone, bagamat hindi pa nakakaapekto sa ating bansa, aasahang lalapit po ito sa mga susunod na araw at magpapaulan po sa malaking bahagi ng Mindanao and Eastern Visayas. Hanggang sa araw naman ng eleksyon at sa susunod pa na limang araw, wala po tayong inaasahan na bagyo or low pressure area na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, asahan po ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, dulot po ng easterlies. Sa umaga, maraming lugar ang magiging maaraw at ilang areas lamang such as Quezon, Aurora and then southern portion of Palawan ang magiging maulap. Then pagsapit po ng tanghali, posible yung pinakamatataas na temperatures. For Tuguegarao, hanggang 35 degrees Celsius. Sa Lawag, Ilocos Norte, hanggang 34 degrees. Over here in Metro Manila po, kung saan mangyayari yung marami mga meeting day advances natin is hanggang 35 degrees Celsius. And in other areas, yung maximum temperatures is from 31 to 33 degrees Celsius, except dito sa may cordilleras. Tandaan po natin yung damang init o yung heat index na tinatawag is mas mataas from around 3 to 5 degrees Celsius. So take note, in other areas magkakaroon talaga tayo ng damang init na higit sa 40 degrees Celsius including Metro Manila. So make sure po na kung lalabas tayo ng bahay ngayong araw, magdala po tayo ng tubig at mga pananggalang sa init, kagaya lamang ng payong, sombrero or pamaypay. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, asahan din ang maaraw na panahon, lalo na sa may western and central portion of Visayas. Sa may eastern Visayas, particularly sa Leyte and southern Leyte, sa tanghali pa lamang asahan na yung maulap na kalangitan and then may chance po na mga isolated rain showers or thunderstorms, dulot lamang po ito ng easterlies. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, particularly sa Caraga at sa Davao region, as early as this morning magiging maulap ang kalangitan at mayroong mga pag-uulan lalo na dito sa may facing the Philippine Sea, particularly Surigao del Sur, Dinagat at dito sa may Davao de Oro and Davao Oriental. Pagsapit ng tanghali, asahan yung pinakamaiinit na temperatures natin dito sa Metro Davao hanggang 34 degrees Celsius po at dito sa may Zamboanga naman hanggang 32 degrees. At pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, magkakaroon na ng mga pulupulong mga pagkidlat pagkulog sa malaking bahagi po ng Mindanao, particularly dito sa may northern part of Mindanao may mga pag-uulan na sa mga hindi natin nabanggit na lugar sa Caraga and Davao region. Gayun din sa Soxarjen, Maguindanao, Lanao del Sur, and Cotabato. And dito sa may western part, possible din po yung mga pulupulong pag-ulan from hapon hanggang sa gabi dito sa may Zamboanga Sibugay and Zamboanga del Sur. Ngayon po at sa mga susunod na araw, wala tayong inaasahang gale warning or banta ng matataas ng mga pag-alon. So in the coming days, dahil sa pag-iral ng easterlies and ITCZ, hanggang 2 metrong taas ng alon po sa open sea ang aasahan ng ating mga sea travelers at ng ating mga mangisda. Sa susunod na 3 araw, simula sa Linggo hanggang sa Tuesday, iiral po ang easterlies over Luzon and Visayas at sa Mindanao meron tayong intertropical convergence zone. So dito sa Metro Manila, asahan pa rin natin yung fair weather conditions for the next 3 days. Asahan natin yung maaraw na umaga at sa tanghali, take note po no, hanggang 35 degrees Celsius yung mararamdamang init or yung ating actual temperature at yung damang init nasa 38 to 40 degrees Celsius. So inuulit natin sa mga lalabas po ng bahay para bumoto ay ugaliin po magdala ng mga pananggalang sa init o yung mga pamalit na damit. Sa hapon, from around hapon na 1 to 4 PM possible po yung mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong pag-uulan, wala naman itong kinalaman sa bagyo or low pressure area. Sa ating mga kababayan at mga mamamasyal po sa Baguio City, same weather conditions pa rin yung mararanasan natin as the past few days dahil sa pag-iral pa rin ng easterlies. Magiging maaraw sa umaga and then sa tanghali hanggang 24 degrees Celsius lamang yung ating mararamdamang init. Then pagsapit po ng hapon from around 2 to 8 PM, nandiyan na yung partly cloudy to cloudy skies and then possible lamang yung mga isolated rain showers or thunderstorms.
Sa ating mga kababayan sa Legazpi City and for the entire Bicol region, asahan natin pagsapit ng Linggo ay isolated rain showers and thunderstorms sa umaga o sa hapon, possible po. But in the other times of the day po, asahan yung bahagyang maulap at minsang maaraw na kalangitan. Pagsapit ng Lunes at Martes, asahan yung mas mababang tsansa ng mga pag-uulan. So most of the day po magiging maaraw at pagsapit ng tanghali, 33 degrees Celsius yung ating actual temperature. Mas mataas pa yung ating mararamdamang init na nasa 36 degrees Celsius. Sa atong mga ka-XO-nan din ha sa Metro Cebu, from Sunday hanggang Tuesday, asahan po natin yung bahagyang maulap na kalangitan at minsan nagiging maulap, meron lamang mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na po sa hapon. Panghuli sa atong mga ka-XO-nan din ha sa Metro Davao, sa Sunday, medyo affected na tayo ng intertropical convergence zone, so mataas ang chance ng mga pag-ulan Sunday ng hapon. Pagsapit ng Lunes, araw ng halalan, asahan na yung maulap na kalangitan, hindi lang dito sa Metro Davao, but for the entire Metro or Davao region and even yung mga paligid na rehiyon dito sa may Mindanao. Asahan din yung mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms na posible po magdulot ng mga pagbaha or landslides, then maring magpatuloy yung epekto ng ITCC pagsapit ng Martes. Si Haring Araw po ay sisikat, 5:31 a.m. at lulubog ito 6:14 p.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, PAGASA ang magandang solusyon.